Pinangat na naman. Magandang araw, everyone! Kamusta na po ang lahat? For today's vlog, maglilinis po tayo ng bigas. Una yung natira, oh. Kaya bumili na po ako kahapon ng 20 kilos na naman. 20 kilos ba ito? Just me na ito, eh. 21 kilos pala ito. Bili ako ng bigas kahapon, guys, kung nanonood pa yung vlog natin kahapon, no? So, mag-ano po ako, magsayang ako ng madami kasi may bisita po ako today. Si M at si Ruth. Parang dalawa na lang po, guys. Oh. Sino itong bata nagdala ng upuan niya dito? Ha? Kaya Token, magluto ka? Hmm? Tingnan nyo, dinala niya upuan niya dito, guys. Muntik na naman siyang manigas, guys. Dalawang araw niya akong hinintay dito. Ngayon ko lang siya ilagay kay may bisita. Magpunta si Esme. Maglaro kayo ni Esme? Opo, maglaro kayo ni Esme, ha? Ang ating mga pakunda, para malagay ko na po ito sa sala. Ang ating watch and wear, pinakamalakas ang punda sa ano, sa 2023. Inimbita ko po si Maricel at si Diane. Hindi po sila makapunta. Ewan kung bakit. Si Maricel kasi may lagnat pala si Mila. Tapos si Diane, guys, ulan daw. Mag-ano nga, mag-taxi nga yun sila, Ruth, papunta dito. Tanungin natin kung magkano ang nabayaran nila nung magsabay na sila ni M. Magkano kaya ang mabayaran nila sa taxi? Kaya never po akong nakataxi dito. Dito sa Netherlands. Sa ano lang, sa Barcelona. Panay kami taxi doon. Kaya nandiyan mo si Madam. Si Madam Garner ba? Nung nag-ano po kami, bakasyon doon. First time, guys. Nung nandito ang nanay ko, nakasakay na din po ako ng taxi sa wakas. Mag-taxi po sila kay itong ang bus dito. Minsan lang masyado magdaan. Ay, naku. Kaya hindi ako makalabas-labas ng bahay. Hindi ako makapunta kahit saan ba. Kaya ang bus, minsan, dalawang beses lang po. Sa isang araw siya dadaan dito. Nag-me time na naman ang anak ko, guys. Gusto niyang mapag-isa. Ano na? Diyan ka lang? Yan, tinanggal niya lahat ng laruan niya, oh. Siyempre, magbukas tayo ng kandila. Para mabango ang bahay. Look at that, guys! Ruth is in the house! May parigalo po siya kaya, no, Nathan? Yeah, open my mouth. Oh, gusto niyong malaman magkano ang taxi papunta sa bahay namin? Ilang minutes lang yun, guys. 22 euros. Muntik pa siyang mawala. Kay ano, nag-aaway na sila ng driver. Kahit saan... Ibaba ko na ako dito, lalaki na yung metro. Ibaba mo na ako, lumalaki na ang metro. 22 euros. Kalapit lang. Ilang minutes lang yun, girl? Siguro 5 minutes lang. Mga 8. No. Taxi pa more. Si M, hindi siya nakasabay kay Ruth. Papunta na din po siya dito. Andyan. Malapit na din po siya. Ang lakas ng ulan, sabi niya, "Hay, bakit ba ito kalayo ng bahay mo?" Mag-prepare ka ng tuwalya. Kay basa daw sila. Kasama niya pa naman ang bata, si Esme ba? Kompleto na po ang bisita natin. Ininit ko na din yung isda. Malapit na din po maluto yung aking pork. Nag-ano na din ako, naglagay ako ng... Ano yan? Ng... Bukas na nga. Ano nga yun? Ng eggplant. Tanong. Air fryer. Diba? Oh. Pinangat is life. Look at that, everyone! Siya mandito na, tsaka si Esme, oh. Ang ating pinangat, ang ating karne, meron tayong, what is that, talong. Kain! Nah, wala na, guys. Nagkaraoke na kami dito, guys. With the wine. Natulala ko siya sa'yo, girl, oh. Sa kaganda ng boses ni Ruth, oh.
natapos ang vlog kahapon. Ngayon po natin siya tatapusin. Kaya hindi ko na po siya na itaguyod kahapon, guys. Napagod ako ba? Sa kadam, wala man ako masyadong ginawa. Nagkanta-kanta lang man kami. Hindi ko lang po talaga siya natapos. At tingnan nyo naman si Inday Garnet, guys. Suot ko yung binili ko sa Pinas. Hindi po to galing sa nanay ko. Ako po talaga bumili niya. Nabili ko to sa kaibigan ni April Select. Parang mas bagay siya kung nakaipit ang buhok ko. Hindi kasi talaga ako sanay, guys, na ganito na mga alahas ba. May mga alahas po ako, lalo na yung mga bigay ni mamang. Pero ang ginagamit ko lang, yung mga fake ko pa na ano, guys, na earrings. Yun pang madalas kong gamitin. At saka ito lang talaga, wedding ring. May mga alahas po ako, pero hindi ko po sinusuot kasi, ewan ba, uy? Parang gusto ko nga siya palitan. Pero maganda siya, no, pag nakatali ang buhok. Pero pag nakalugay, hindi, mas bagay talaga siya kung nakatali ang buhok. Kaya choker man siya. Nabili ko to siya, mura lang, guys, 17,500. At bumili din po ako ng, ng earrings po na ganito. Baka, sabi nga nila, ang gold daw ay investment. Kinig naman ako, nabili-bili po ako nung nandun tayo sa Pinas. Isa po ito sa Dailan, kung bakit tayo na hold sa airport. Kasi Tiffany po nga daw ito, pero inspired lang naman to, guys. Mahal ba ang Tiffany? Tsaka yung ano ko ba, yung akin bracelet na Cartier. Sila po ang dahilan kung bakit ako na-hold sa airport. Speaking of na-hold sa airport, marami po kasi ang nagtatanong sa inyo na kung ano na daw nangyari. Bakit ganyan ang ating camera? Ganern ang lighting. Nakabayad po talaga ako, guys, kasi kung hindi po ako magbayad, nagbayad ako ng 300 euro something. Kung hindi po ako nagbayad, ang mangyayari ay magbabayad ako ng fine. Magpadala po sila ng fine sa akin, no? Kay galing man yun sa bilas, kung saan, bilasting tax ba? Tax po ang English ng bilasting, eh. Bakit po? Kaya nagbayad na lang po ako. So, ang plano namin dapat noon ay mag-file ng reklamo, mag-email po kami sa kanila. Kaso nga, sa dami namin ginagawa araw-araw, nakalimutan na po namin mag-email hanggang sa wala na. Na-quits yung ating binayad po sa kanila. Sige na lang, ano na lang ba, charge to experience na lang din po yung nangyari sa akin, no? Na may natutunan din po ako. Kasi marami din po ang nagsabi sa inyo na dapat kasi sinuot ko yung mga alahas na bigay ni mamang. Guys, kahit yung mga suot ko po na alahas, pinahubad niya sa akin. Kaya na bad trip po si Daniel. Pinahubad niya po sa akin kasi nung huli daw na umuwi ako, hindi ko daw dineclare yun. Kasi hindi ko naman din talaga alam, guys, na may mga ganyan palang pangyayari. Kasi ang pagkalam talaga namin, pag may 10,000 ka na goods na nag-travel ka or pera, yun yung i-declare mo. Pero hindi naman umabot ng 10,000 euros po yung akin, no? Yun lang ba, kay parang bago din kasi yung nag-inspect po sa akin. Bata pa ba? Tsaka ulitin ko po, hindi po yun dahil sa nakapambahay ako. Hindi po talaga dapat ako ang ma-hold nun. Kasi palabas na po talaga kami ni Nathan, si Itay. Siya po talaga ang salarin. Kasi nakita yung mga gold po niya. Ganun, kita yung palagi niya po ginaganyan ng mga watch. Siya talaga po ang nakita. Kaya diba ganun na, oh. May palabas na kami ni Nathan. Nasa harap po kami yan. Una si mamang, ako, tapos si Itay. Ganyan. Ah, si Itay. Ganyan talaga siya maglakad ba? Sir? Sabi nung lalaki, sir, do you have something to declare? Sabi niya man na, no. Tapos yun ang sabi ng alam mo tawag sa kanila doon. Basta, may, hindi una, iba man yung una. Basta sabi nung lalaki na, pwede ba namin i-check ang bag ninyo? So yun, kay, siyempre, alam nga naman, iwan ko si Itay. Di ba? Hindi. Walang nakita sa bag niya, guys. Ang mga nakita sa bag niya, puro corn beef. Kaya yun ang mga nilagay ko sa mga bag nila mamang at saka ni Itay, corn beef at saka ano pa ba yung dala ko, yung mga daing. Pero nag-expect ako na yun talaga ang iniinita nila, guys, yung corn beef, kasi narinig ko po sa kakilala ko dito na hold siya, kinuha lahat ng mga corn beef at saka yung tatay ni M na galing Thailand, pumunta dito, nagdala ng 15 kilos na sausage, kinuha din po. So ang iniisip ko, corn beef yung pinag-iinita nila, kasi nagdala ako siguro mga 20 ka corn beef. Sabi ko, sige, pakuha muna yan. Sus, kay pagtapos niya doon kay Tay,
Sabi niya na, ano pala na ano to corned beef? Oh, because that's my favorite. That's why I brought a lot. So, pag tingin-tingin niya talaga, yun, isa-isa niya po talaga ang mga bag namin na nakita niya man yung mga alahas doon. Kaya hindi po talaga ako nag-expect. Hindi yun dahil sa pananamit ko po. Kaya ako hinold. Dahil hindi naman po talaga ako yun. Hindi talaga ako ang ininitan ba. Si tatay talaga at yung mga alahas po ni itay. Siya kasi naisip ng lalaki na, ah, grabe mo. Grabe ang mga alahas niya. Oh, siguro yun ang sa isip ng lalaki ba. Dapat i-check to kay parang yayamanin. Baka may mga Chanel, mga ano to dyan sa bag niya. Mga malaking pera. Kasi nga, grabe ang ano ni itay eh. Grabe ka kapal ng kanyang paalahas. Pero si mama nun, wala siyang alahas. Hindi siya nagsuot. Tinanggal niya po yung mga pakadena niya. Ewan bakit. Tinanggal niya bago po kami lumabas. Kaya ang ano ko po sa inyo, ang ano tawag dyan, ang... ma-advise ko po sa inyo, huwag kayong magsuot ng maraming alahas. Kaya i-check po talaga kasi pag-isipan nila kayo na, ah, ito may pera to. May laman talaga tong bag nito. Yan po ang isipin nila. Yun ang nangyari po sa amin. Guys, naswertihan lang talaga yun si Mama. Kaya kung hindi nalabas yung ano, kung siya yung na-hold at kung hindi nalabas yung shoulder bag na gamit niya. Kasi nasa ano nga, nasa trolley po din namin ni itay. Di kayo nilagay man doon yung mga maleta namin. Tapos yung ano yung... hand carry ni mamang ba na shoulder bag po niya nandun lahat ng alahas. May dala pa siyang cash na pagkalaki-laki. Di ngayon tumawag si mama, sabi niya, bakit tatagal niyo nakalabas? Sabi ko, mang, nahold ako dito kay parang mga alahas daw, ganyan-ganyan. So, palabasin mo si Arnold, dalahin si Nathan, pati yung bag ko kay nandun nga lahat ng alahas niya. Kalaki siguro nang nabayaran ko guys, kung pati yung kay mamang kasali, lalo na yung kanyang pa, ano, pa, anong tawag dyan, yung kanyang pa cash. Na, kalaki siguro nang nabayaran ko. Sabi din naman nung lalaki na baka may magdala daw dito ng ano ng sulat na magbayad din daw ako ng fine kay yung nakaraan nga hindi ko daw ni-declare kay wala talaga sa isip ko guys na mag-declare pala kaya hindi din ako nag-expect na ganun kahit si Daniel Dutch nga sabi ko sa kanya Mr. ko nga Dutch hindi alam na ganyan pala kaya ang pag-alam talaga namin worth 10,000 pataas po talaga ang dapat i-declare. Naiblad na naman ako ba? Ang tumataas ang dugo ko ba? Pag naalala ko yun at ang pinangat, dito pa rin, oh. May ito mga reway, binili ni Daniel kahapon pa. Pag may bisita, meron po tayo dito sa bahay, no? Anong, ayun, grabe ang amoy ng pangat, oy. Hindi po tayo magdi-dinner dito today. Kakain po kami sa labas. Gamitin na naman natin yung card, no? Ang naano ko lang doon, guys, na bad trip talaga. Dapat talaga nagsulat kami ba? Dapat may reklamo po talaga namin yun. Ewan ko, eh, dahil sa kabad trip na lang, gigil kasi si Daniel, guys. Sa kabad trip na lang ba, na parang, mawalan ka nga ng gana. Kaya parang wala din mang mangyari. Hindi na din mamabalik yung pera. Ano man, matanggal siya sa trabaho. Pero mali talaga yun kasi halos lahat po ng alahas na dala ko, gift po siya. Bigay po siya sa akin ni mamang. Hindi naman po yun kasali doon. Kaya yun lang po na wala tayong proof ba na bigay nga siya, no? Kaya, huwag na nga natin pag-usapan. Uy, basta yun na yun. Past is past. Suotin ko po kaya yung earrings nito, no? Pero ngayon parang nasasanay na po ako. Ha? Maganda pala siya, ha? Magkain ka na? Ay, mamaya po tayo magkain. Nag-cookie ka naman. Cookie? Fruit cookie? Gusto mo ng cookie? Cookie? Hmm? Fraut. Gusto mo fraut? Shout out, oy! Sa ating subscriber na si Jolly Bear. Inday Garnet, kwento ka naman ang horror story mo dyan sa Netherlands ba yan? Uso ba white lady dyan? Marami pong white lady. Puro po sila white dito, guys. In fairness, wala pa akong nakikita. Pero alam nyo, matakotin din po ako masyado. Sa totoo lang. Alam nyo, basta may kwento ko yun sa inyo no, yung sa sunod na may ano kasi dito ba, namatay na kakilala. Tapos ngayon, minsan pag magpikit ako, makita ko, maalala ko ang mukha niya. Pero ang iniisip ko guys, hindi nga nagpakita ang tatay ko at saka ang lola ko na matagal nang namatay. Siya pa kaya na... ano na, kakilala lang, di ba? Pero yung sa isip kasi natin yan ba? Kaya hindi ko na po iniisip. Pero minsan lang talaga maglabas yung, sa utak kasi natin ba tayo? Kasalanan din natin yan, no? Nilalagay natin sa utak po natin yung takot-takot. Alam nyo, si Nathan, hindi ko na po talaga gagawin yan sa anak ko yung magtakot-takot, guys.
Na kasi si Derek dati yung alam niyo yung sa atin sa Pinas, kahit ako laki ako sa, hala may mumu diyan. Laki tayo sa ganyan ba? Hala sige ka, kay may ano, kainin ka ng anong naaswan diyan. Tapos pag magtai ka, pag mag-CR ka, hala sige kay magkuot ng anong puwet mo diyan sa boy, mga ganyan natatak sa utak natin hanggang ngayon, matatakutin pa rin po tayo. Pero kung walang na ganyan sa atin nung bata pa po tayo, wala tayong takot sa sarili, 'di ba? Kung i-normalize natin na ano ba na ay mga napanood natin sa TV ay gawa-gawa lang. Ganyan. Hindi ko na talaga gawin sa anak ko, guys. Kawawa. Si Derek ngayon, matakutin, guys. Kalaki-laking tao, matakutin. Kaya, never ko na pong gawin yan ulit sa mga magiging anak ko. No? Kasi mali po siya. O, wag po natin gawin yan. Kaya kawawa ang mga bata, guys. Maano sila. Lumaki silang matatakutin. Tingnan nyo ang lulo ko. Ka 70 anong lang tawag na ba sa pangyon 75 years old matatakutin, 'di ba? Kasi na ano na natin yan, ina-adapt na po talaga natin 'no sa mga anak natin na magano po talaga tayo. Wala, may mumuk diyan, sige ka, sige magbad ka kay kainin ka ng mumu. Saka pulis-pulis, basta hindi ko po tinatakot si Nathan, guys. Gusto ko lumaki siya na walang takot. Sa amin lang siya matakot ni Daniel. Basta hindi ko po siya ginagabitan ng mga ganun. Ayaw ko. Kaya ano ba, para lumaki po siyang matapang, hindi duwag. Meron na siyang pamandarin. Oh. Kain ka ha? Mag-ready na po kami ni Nathan. Ay, padating na po yung si Daniel. Late siya ngayon kasi pumunta po siya sa school ni Nathan kaninong umaga. So, late din po siya. Pumunta sa trabaho. Alas 5 na siya umalis sa trabaho. So, 5:30 po siya makadating dito. Ito po ba, oh. Kanina habang naliligo ako, natatakot din ako, guys. Kaya nainis ako kung sino may yung tatakot sa akin dati yung bata pa ako. Natakotin tuloy ako hanggang ngayon. Kanina habang naliligo ako, ba kahit anong pumapasok sa isip ko. Parang may makita ka na may mga mag-hallucinate ka na lang ba. Kakaisip. Asan na yung ano ito, oh. Parang uwi naman. Uy, kung suotin ko pa to. Ito, oh, binili ko din po to. Hindi din po yan bigay ni mamang. Partner po yan sila. Kita nyo ba, guys? Ito, medyo may kamahalan po to, no? Kung ito, ang bili ko dito, 17,500. Ito naman ay 10,000. Kasi sa mall ko to nabili. Mahal kasi talaga sa mall. Oo, buti pa maghanap kay online. Kasi syempre, magbayad pa man sila ng renta. Di, mas mahal talaga ang gramo ng ano nung nasa mall. Ganap pa yung sa mga ano, no? Marami na kasi ngayon. May nakita nga ako yung palamuti. Parang magaganda masyado mga binibenta nila, guys. Oh, dyan ata si Daniel. Sino yan? Alalalalala. Sino yan? Miss Papa. Yeah. Hello. Hello. How are you? How was work? Hey. Feeling good? I'm good. Let's go. Come on. Alis agad tayo, guys. So, ang dahilan din po bakit tayo kakain sa labas, because today is Thursday at may kailangan kaming bilhin sa City ba? Ano kasi alas 9 pa magsarado ang mga stores today. No? Every Thursday po yan, late silang mag-close. Bibili kami ng regalo para sa kuya ni Daniel kasi birthday niya po. So, bukas doon kami mag... Opo, hindi tayo magpunta kay Oma. Baka mamaya pagkatapos natin magkain, ha? Opo, magkain muna. Ano nga, yun, nakalimutan ko na ito. Bibili kami ng regalo para sa kanya kasi doon kami mag-dinner bukas, guys. So, hindi na naman ako makaglag niyan. Dito po tayo kakain, oh. Sa Las Tapas. Yo! Para feeling... Narinigin. May dumaan na nag-bike. Bawal ba mag-bike dito? Las Tapas. Andito na tayo, guys. Ang aking magama, oh. Masaya na yan sila. Mga gutom na po si Nathan. Sabi na nang sabi, kain, kain. So, yan po ang kanilang paambiance dito. No? Las Tapas in Leeuwarden. Mahal, we're back in the Philippines again. Why? San Miguel again. Cheers. No, we'll hide long, eh? Yeah.
it good? Nice. Is it the... I need to taste it. Ooh. Babalik pa ba tayo doon? Hindi na. Are you telling them I ran for you? Kaya kailangan niyang kumuha ng cetirizine. Gamot ko po. Nasa sasakyan. Wala sa bag ko ba? Ang mga pagkain nila doon, guys. Puro maitlog man, guys. Parang machugi tayo doon sa kanila ba? Ang pinakalas pa talaga na kinain ko yung lamb. Yun ang nagpakatipo sa akin na grabe po talaga ang ano ko. Balaway-laway na ba? Papunta na sa mag... suka. Kaya yun, tumakbo si Daniel, kumuha ng gamot. So, you like it there? The service is good. The food is simple, but it's nice. I like it. The service is very good. Yeah, the service is... You sit there, you get food immediately. Yeah. As soon as they see your glass is empty, they ask, do you want something else? But for me, if I would like to go back there again... No, you don't. No. It's not for me. Yeah. But the food is just... the food is good. The service is very good. Yeah, the food is good, but it's simple food. Yeah, simple. Simple lang siya ba? Alam niyo man ako gusto yung mga ano talaga, may mga rice, ganun talaga yung hinahanap natin. Punta tayo sa Van Haren, magtingin ako ng sapatos para kay Nathan. Kasi yung sapatos niya parang pang malamig, hindi pang lamig ba? You know why I enjoy it too? Because we don't have to pay. Yeah. Galing pa din yan doon sa card na natanggap niya po sa trabaho. Pero ngayon ubos na. How much did we pay there, mahal? 80. 80 euros. No. What is that, Tatanyo? Foco. Wala, inupuan na, guys. Ma, look at your son here. My love. Busy din siya. Hanap siya ng mga chinel. Uy, they have that in the... Where did I go? The IKEA, they have it, mahal. Yeah. Yeah, the hotel. Yeah, I saw. Sarang, mura maglulo. You like that? You don't want your green anymore? The yellow green? These are just... Okay. Andito po kami ngayon sa pharmacy. Bibili kami ng maraming cetirizine. Ay? Gusto mo ng olive oil din? Kain ka olive oil? Bili olive oil o ate? Bibili po tayo ng olive oil, ha? Hot or cold? Hot. Ay, just cold na. It's super cold, Jud? Yeah, just hot din. Waffle. Yan ang olive oil, guys. Olive oil. Makain na po si Nathan. Masarap ba yan, Nathan? Is that liquor? Maitlog din nata ito eh. But some of the olive oils does not have egg, mahal, right? Not all. True. What? Is that parade, mahal? It's a silent parade. Yeah, silent parade dyan, guys. Parang sa mga Palestine or Israel. Is that, isa lang ba yan? Palestine and Israel yan, mahal? Are they... They are pretty much at war. Gaza and Israel. Papunta po kami ngayon sa pabilihan ng mga alak. Alak na lang ang regalo. Kain ka pa? Alak na lang po ang regalo namin sa kuya niya. O din, oh. Look at all the leaves, guys. Ah! And you see my mouth. Humusok, guys. Humusok. You cannot see it. How about you? Yeah. Here, you could. Here, they can see it here. Kita nyo yun? Sama-sama tayong maging dito, maging ignorante, guys. We're here. With all the luck in the world, guys. Do you want tequila, guys, with the shape of the human heart? Tequila po yan.
Ito ang binili ko sa ipa ni Daniel. Do you want juju? Yes, I want juju. Bili tayo ng soju. Mahal. Maybe this is a girl, mahal. Tinan nyo guys. Sperm talaga siya. May maliit din oh. Ah. May nabaon pala ako for today's vlog guys. Yung empanada na tunay. Yung empanada na tunay, hindi po siya nakain. Pero sa nakita ko lang, na-feel ko na ano po siya, no, very dry niya po. Hindi siya nagustuhan ni Nathan. In-order ko po ito para sa kanya. Empanada. With tuna inside. May itlog din po siya, kaya hindi ko po kinain. Ano bang mga kayo doon? Basta pinakamarami ko nakain doon guys. Yung ano lang talaga. Yung patatas. Hati po kami. At saka yung olives, yung mga shrimp. Ang last nga yung lamb. Yun yung may talaga ng may itlog. Feeling ko, dahil may omelette po sila, kasi sinabihan na namin sila na walang itlog, walang mayonnaise. Feeling ko yung pinaglutuan po nila, kasi kahit paglutuan na po, kung ano, kung yung mantika mo, yun pa rin po ang ginamit mo sa pagluto. Mangati pa rin po ako. Kaya yun at ang nangyari. Feeling ko nagluto sila ng itlog, tapos nilutuan nila ng lamb. Kiss my love. Show them what you got. Okay. Gara man na siya eh. Where is it? Mahal ito. Pa-Englishon pa dito. Get it. Oh, you got whiskey? No, that's for you. Atik-atik. Dali na, mahal. Dali na. Why are you drinking? You want to get hot for tonight? Yeah, it's cold here. You want to get hot for tonight, mahal? Woo! Nangyari na ba to sa inyo, guys? Yung galing kayo na kumain sa labas, tapos pag-uwi mo, nagutom ka. Kain everyone. Gutom yan. So guys, tama na siguro itong mga kabuhang natin for today's vlog. Ay, maglinis pa ako ng bahay bago po kami aakyat. Kasi maaga dito si Ben ang bukas. Pa-doktor po namin si Nathan. So bukas yun ang malalaman kung bakit. See you again tomorrow guys. Kung hindi absent, sana po ay nag-enjoy kayo today. We love you. Bye!